Ang topic natin ngayon ay tungkol sa sinusitis. May dalawang klase yan. It is the acute and chronic type. Pag sinabi nating acute, ito yung bago pa lamang. Pag chronic, ito na yung paulit-ulit at matagalan ka nang nagsasinusitis. Paano nga ba nagkakaroon ng sinusitis? Pero bago yan ay alamin muna natin ano nga ba ang sinuses. Okay. Ang mga sinuses ay mga air sockets sila. Air pockets. Ganito ang itsura ng ating sa mukha ay meron tayong mga sinuses here. So, ibig sabihin ay yung red marks ay dapat air yan. Kung mapapansin natin, meron tayo sa magkabila na maxillary sinus. Ito, left and right, so sinuses, and then the ethmoidal sa gitna, and then the frontal sinuses sa may kilay natin. Again, nasaan sila? Nandito, maxillary, the frontal sinus, and the ethmoidal, nasa loob, sa may ilalim ng ilong natin. So, ito ang mga dapat laman ay air. Kaya kapag nagkaroon to ng fluids ay foreign body siyang makukonsider sa loob ng air pockets na ito. So, ito ay present na at birth at nagfu-fully develop at the age of 14. Ang pinakamalaking paranasal sinuses ay kayang maglaman ng up to 10 ml each. So, just imagine, 10 ml ang nakalagay sa bawat sinuses dito. No? So, masakit kaya sumasakit. And, nakaka-apekto rin ang pagkakalaman ng fluid sa loob ng sinuses kapag sa ating pagsasalita. Kaya minsan nangongongo kapag tayo ay may sipon. Itong mga sinuses na to ay mayroong lining, kaya pwede rin silang mag-produce ng mucus bilang protection dahil tinatrap nito ang mga dumi at mga alikabok na pumapasok sa ating ilong. May purpose talaga sila. Ngayon, kapag ikaw ay merong sipon, dala na rin ng virus, bacteria, o kaya merong kang allergic rhinitis, ito yung paulit-ulit na nagsisipon ka, na bahing ka ng bahing, minsan meron, minsan wala. So, it is because of the allergies. Ay pwedeng mapuno ang ating sinuses ng fluids. Ito yung mucus na sinasabi. Pag yan ay napuno, ay pwede tayong magkaroon ng facial pain, headache, kaya di ba minsan ang sakit kapag may sipon tayo, masakit yung ganito natin, masakit yung sa may pisngi natin, at nagkakaroon tayo ng nasal congestion. Yung parang kahit suminga ka, ayaw lumabas. Parang baradong-barado yung ating mga ilong. May naaamoy ka na parang mabaho, pero wala naman sa paligid mo na mabaho, ikaw lang yung nakakaamoy, maaring mayroon ka ng mga nasal secretions na nasa loob ng iyong sinuses na nagkakaroon na ng bacterial infection. Kaya medyo mabaho na siya. Minsan nagkakaroon ka na rin ng lagnat at napakasakit na rin ng iyong ulo, pisngi, and pati ang ngipin. Parang feeling mo, mayroon kang sirang ngipin kasi talagang nasakit siya, pati ngala-ngala. Nagkakaroon ka rin ng pag-increase ng tooth sensitivity. Parang kapag uminom ka ng malamig na tubig ay madaling mangilo ang iyong mga ngipin. Kahit na kumagat ka lang ay parang nangingilo na rin yung iyong ngipin. Ito ay dahil sa mga puno ng fluids ang iyong sinuses. Okay? Paano mo malalaman na talagang puno na yung iyong sinuses? Ay, syempre, yun nga, sabi natin, nangungungo ka, may pain na. At kapag tumungo ka, masakit ang iyong ulo. Particular dito sa frontal and yung pisngi mo, masakit na rin. At pag hinawakan pa, ay lalong masakit. So, ang treatment natin dyan ay nagbibigay tayo ng mga nasal decongestants. Pero, itong mga nasal decongestants na ito ay hindi natin binibigay kapag may history ng hypertension. Kasi baka mas lalong tumaas ang kanilang BP.
So, nagbibigay tayo ng mga pang-spray sa ilong. Katulad ng mga nasal solutions, sodium chloride solutions na ini-spray lang sa ilong upang lumabas ang mga nakabara, pati sa ating ilong at sa mga sinuses. Pwede rin tayong magbigay ng mga pain relievers. Kaya nga ang mga brands natin ng nasal decongestants, may kasama na rin paracetamol para sa kirot. At nasasamahan na rin ng chlorpheniramine maleate, which is an anti-allergy, lalo na kapag ikaw ay may allergic rhinitis dahil nakakapagbara rin talaga ito ng ilong natin dahil sa mga mucus. Ayan, so ano pagkakaiba nun? Kasi pag merong chlorpheniramine maleate, ikaw ay aantukin. Kaya naimbento na rin yung phenylephrine or phenylpropanolamine plus paracetamol lamang. Yun yung mga tinatawag nating non-drowsy. May effect din ang pagtubo ng ngipin. Ito yung ipapaliwanag natin. Nagkakaroon ng misdiagnosis ang sinusitis sa ngipin. Itong impormasyon na ito ay pinapasalamatan ko si Dr. Aldwin Roy Baltazar na nagbahagi ng kaalaman ukol dito. Ito ang isang X-ray film ng ngipin. Mapapansin natin na meron siyang ito ang maxillary sinus. Ayan. So, magkabila yan. Meron tayong right at ang left. Okay? Ayan. Yan ang kanyang maxillary sinus. Ay kapag itong sinuses na to ay napuno ng fluids na dapat ay puro air lang, ay nagkakaroon ng diferensya. Yan yung mamamaga at sasakit. Kapag ang ngipin, mapapansin natin, ang root ng ngipin ay nakapasok sa kanyang sinuses, ganun din sa kabila eh. Ayan yung ngipin niya. Merong ilang bahagi na nakapasok sa loob ng sinuses. Yung root ay yung mga nasa taas. Yun. Eto. So, kung mamamaga ang sinuses, maaring makaramdam rin ng pananakit ng ngipin. Kung kaya't minsan na pagkakamalan, ngipin ang may diferensya. Kaya pumupunta sila sa dentista, pero wala namang makitang bulok sa ngipin o diferensya sa ngipin. Pero masakit ang kanilang ngipin. Dahil yan sa roots na nasa kanilang mga sinuses. Isa pa, kapag tayo ay merong punong sinuses ng fluids o sinusitis, ay nananakit ang ating ngalangala. Dahil nandito lang ang ating ngalangala. So, kaya may pakiramdam tayo na minsan, bakit parang masakit ang ngalangala at mabigat? Yon ay dahil sa sinuses na puno ng fluids.